Magagabang Pilipinas, ni Sunny, welcome to my channel. Meron po tayong sasagutin sa aking channel. Pero bago po yan, i-shout out kay Fernando Gingging, kay Grayford, kay ada lang ako sa aking FB. And then, shout out kay Ambrosio Ambo, Edward de la Cruz. Mayroon po tayong costing question. Subalit ito po ay aking nasagot na kanina lamang. At ito po ay pinadala, sinulat o ikinomento ng ating one of my viewer dito sa aking channel. So, nasagot ko na po yan. So, kung meron po kayong katanungan, kapag ito po ay aking nakita sa aking column o sa aking Gmail, agad-agad ko po itong sinasagot. Okay. So, meron po tayong isang viewer ang nagsasabi na kung maganda po yung kanyang maihahanda na budget allocation para sa kanyang kitchen extension. Okay, ang kanyang floor area ng kanyang kitchen extension is 24 square meter, 4 by 6. Kung ang kitchen extension po natin is gagamitan po natin ng steel members. Okay, meron ka po parang steel C-channel, and then meron pang yero, then flashing. Ito po ay magkakaroon po ng halaga ng 21,000. Okay, estimate pa natin yung kanyang requirements. So magpapatayo po siya ng kitchen extension. Meron po siyang natural, meron po siyang hollow. Meron siyang hollow blocks, and then meron po siyang mortar inside the hollow blocks. Meron din plastering in and out. Then, kailangan din po yun ang bakal. Okay, lumalabas po sa aking estimate. Kailangan ko, kasi magkakaroon ka po, magkakaroon po siya nito na sa 4x6 area, 4x6. Kaya magkakaroon po siya ng 4 column. Ang cost po ng 4 column is 3,000 multiplied by 4. So, magkakaroon po siya ng 12,000. Okay, ang CHB is kailangan po yan ng around 620 hollow blocks, 9,300 po ang cost. Ground floor slab, 600 pesos per square meter times 24 square meter, 14,400. Okay, yung steel members. So, meron po siya magagastos po ito na 21,000. Okay, sa cement mix. Cement mix para po sa hollow blocks and the plaster. Okay. So, magkakaroon po siya ng requirement na cement start date bags, 9,500 ang magagastos po natin dyan. And then, yung sand is 3 cubic meters, so 1,500. So, summarize po natin para po sa napakana po ng ating viewer. Sa CSP, meron po siyang kailangan na CSP. And for flustering, okay, ito po yung mortar. So, magkaroon po siya ng 11,000. That's what. And then, CSP cost, 9,300. And then, yung kanyang column is 12,000 ang slab. Sa ground floor, slab is 14,400. Sa steel members, 14,000. So, lumalabas po sa kanyang kitchen extension sa area po na 24 square meters. Siya po yung gagastos para lang po sa materials na 70,000. And then, kukunin po natin yung unit cost. Unit cost po ng pagpapatayo po ng kitchen extension area is 24 square meter. So, 70,000.
depend po natin ang 300 po square meters. So mayroon po siyang unit cost na 2,916 pesos kada square meter. Okay, rounded off natin 3,000 pesos per square meter. Yung cost na yan is purely po materialis at hindi po kasama po dyan ang labor at saka formworks para po sa column. Kasi ang formwork lang po dyan is dyan sa column. Gara sa ground floor slab, wala po, wala na pong formworks yan. Nakatagal na lang po ninyo yan ng 12mm steel bars. Pero kailangan po natin ng compaction bago natin natagal po ng bakal. Pero it's better kung lalagyan po natin ng kahit na one layer po ng gravel bedding yung ground floor slab natin na yan para matibay at maiwasan po natin ng crack. And then kapag na-slab na po natin, natapos yung basemento, takpan natin ng burlap para hindi po mag-crack semento at saka po ma-attain natin yung kanyang maximum strength. Kapag natuyo po agad-agad ang semento, hindi po natin makukuha yung kanyang maximum strength. Let's say class A strength, baka makuha muna lang is class C strength dahil po madali po ang kanyang pagkakatuyo. So pagkatapos po ng pagko-concrete, kapag ang top layer po ng semento is medyo tuyo na, basain po natin yung burlap. Kaya bago natin takpan ng burlap, ito yung burlap, ito yung moisture retaining fabric. May nabibili po yan sa Lazada at saka sa Lazada meron din yan sa mga palengke. Okay, and then bago po natin ilatag ng burlap is tubigan natin yan, yung water will crawl over the top of the concrete and then ilatag po natin ang ating burlap. After mailatag, basahin po ang burlap para hindi po agad-agad matuyo ang semento. Kasi kapag natuyo ang semento, agad-agad, baka hindi na po natin makuha yung kanyang design strength as class A. Kahit na po yan ang ground floor slab, kailangan din natin makuha yung kanyang design strength at class A. So sa ating kaibigan na balak po magpatayo ng kanyang extension ng kitchen, 24 square meter, the total cost is 70,000 and then the unit cost is 2,916 per square meter. Okay, pwede natin i-round up yan, 3,000 per square meter. So, kung kayo is magpapagawa ko ng, let's say, kalahati lang po dito sa 24 square meter, let's say 12 square meter lang po yung itatayo. So, yung 70,000 para po sa 24,000 na kitchen extension, magiging 30,000 na lang po yan. Purely, materials lang po yan. So, balit, kung tatanungin, kung ako ang tatanungin, kung kayo po is mag-extend po ng kitchen, annex doon sa yung main house, kung meron po kayong additional budget, kasi yung roofing members, okay, is, ang yung magagasas po yan is 21,000 pesos. Roughly 21,000. Ngayon, kung instead of steel members, is gusto mo roof slab, so kailangan mo lang ng additional na 19,000 dahil po yung roof slab will cost you around 40,000. So kunin po natin kasi ang roof cost po ng roof slab is 16,667 times 24. So kapag kayo is nag-change mine instead of steel members po yung magiging roof or roof slab instead of steel members, kayo
ay magdadagdag na lang ng 19,000 sa budget ko, no? Kasi ang ropes lang is around 40,000 kasama po dyan ang labor and materials. So, sa steel members kasi, ang magagastos niyo po dyan is 21,000. Okay. 21,000 para po sa steel members, whereas sa rope slab is 40,000. So, merong cost difference po ang concrete slab or slab against steel members. 40,000 against 21,000. So, 19,000 lang po ang difference, o mas mahal po ang concrete slab, concrete slab, ng 19,000. Pero kung sa akin, is better switch to concrete roof slab para ma-maximize po natin ang ating floor area. In the future, kung gusto po nyo mag-extend vertically, magagamit po nyo yung concrete roof slab. Kasi kung steel members po ang inyong gagamitin, babaklasin nyo po yung steel members. So, back to zero po kayo dyan. Imbis na magdadagdag lang ng 19,000, meron ko ng roof slab. Ngayon, kung let's say after 10 years, palitan mo yung steel members mo to roof slab, hindi lang 40,000 po magagasas po natin. Depende po sa panahon. Marahil tumasa po ang presyo ng konkreto, semento, buhangin, graba, bakal. So, why not grab it now instead of steel members? Switch to concrete roof slab. And then if you want to do vertical expansion, marahil lalaki ang yung pamilya, vertical expansion. Okay? Kung gusto mong magtayo ng, let's say, entertainment room, gawin mo sa itas po ng kitchen area. Meron ng entertainment room, amusement room, o ano pa mang room yan. So, sa ngayon kasi is, mas maganda kasi is ma-maximize natin ang ating floor area para kung sakali meron po kayong, kasi 200 square meter po na lot. Kung tayo po is magpupumilit po sa horizontal expansion, liilid po ang ating, pwede nating tanaman, pwede nating panggulayan, pwede tayo magtayo ng puno para hindi po umilit ang ating kapaligiran. So, kapag horizontal expansion, baka lahat po ng espasyo is makuha natin. Whereas sa vertical expansion, mamimaintain po natin yung ating floor area at tumaas pa yan dahil patas po tayo. And then, sa paligid po ng ating bahay, pwede po rin magtayo ng puno. Lalamig pa ang inyong kapaligiran para mitigate natin ang harmful effect po ng global warming. So, yan lang po ang aking komento. Anyway, nasa decision po ng ating viewer yan. Kung siya po will insist on steel members roofing, or ang ating viewer is mag-switch to concrete roof slab. Magdadagdag lang siya ng 19,000 pesos. So, yan lang po mga kaibigan. Thank you very much for watching. Thank you for watching. Please subscribe. Duterte Peace Sign.